Nakipagkita at nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa Filipino community sa Singapore. Mahiling siya sa mga OFW na may mga naiwang kaanak sa Pilipinas. Mayunang balita si Ian Cruz. Sa pakikipagkumustahan sa Filipino community tinapos ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagbisita sa Singapore. Sabi ni VP Sara, nararapat lang na makasama niya ang mga overseas Filipino workers para makapaghatid sila ng kasiyahan at maibsan ang lungkot ng mga kababayan nating malayo sa mga mahal sa buhay. I salute all of you for dahil sa tibay ng puso ninyong na gawin ang mahirap na bagay para sa inyong mga mahal sa buhay at para sa ating bansa. Kahit nga raw sina Singaporean President Halima Yacob at Prime Minister Lee Hsien Loong, sinabing hinahangaan ang kalidad ng trabaho ng mga OFW. Sinabi nila that the Filipinos have the touch. That is why we truly appreciate their help and their work here in Singapore. So you all deserve a clap from me. Bilang kalihim ng edukasyon, hiling niya sa mga OFW, maitanim sa isipan ng mga kaanak na naiwan sa Pilipinas na ang pag-aaral ang susi ng magandang bukas. Dapat po ulit-ulitin natin ipaintindi sa ating mga anak, sa ating mga pamangkin, mga kapatid, na kailangan nila magtapos ng kanilang pag-aaral dahil yun yung magpapabago sa kanilang pamilya at sa kanilang personal na buhay. Kasama raw sa ipinangako ng bisin ang tumatakbo pa lamang ang payapang pamumuhay, kalidad ng edukasyon at kaunlaran ng bansa. Para raw ang pag-abroad, kagustuhan at hindi dahil sa matinding pangangailangan. Kung aalis ka man, hindi dahil napipilitan ka, but aalis ka dahil gusto mo na tumira sa ibang bansa. Yan po ang pangarap ng Pilipinas at yan po ang ginagawa natin ng paraan at sana ay umabot tayo sa ganun na estado during our lifetimes so that our children do not experience the pain, the hurt of separation from their loved ones and their families. Ito ang unang balita, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.